We are back in the war on drugs. Mas pinatindi ngunit mas responsable at hindi masyadong madugo. Ito ang ipinangako ng pambansang pulisya sa pagbabalik ng kanilang giyera kontra droga. Dito tanging mga pinuno na lamang ng mga distrito at presinto ang maaaring magsagawa ng operasyon. Yung pinaka-importante dito is yung selection. At that is putting the right person on the job. So ayaw na natin na masingitan ulit o mangyari yung abuso before. Sila'y sasalain ng mabuti upang hindi na maulit ang tokhang for ransom na kinasangkutan ng mga pulis. Dapat rin ay magsama na sila ng pare o imam sa tuwing may operasyon. At saka ikaw naman, yung nilalapitan, mas kampante ka na to open up sa sarili mo sa nangangatok dahil kasama ang pare. Mas bibigyan din ng pansin ang rehabilitasyon ng mga sumusukong lulong sa bawal na gamot. Aminado si PNP Chief Bato de la Rosa na ito'y napabayaan noong unang yugto ng Oplan Tokhang. Noon, yung Tokhang Part 1, tanggap tayong tanggap ng surrenderers, wala naman tayong ginagawa sa rehabilitation side. Dagdag ni Bato, mayroon nang naitalagang rehab center ang halos lahat ng lokal na pamahalaan. Kahit na mas banayad ang ikalawang yugto ng Tokhang serye, may babala pa rin si Bato sa mga adik. Basta walang lumalaban, walang dadanak na dugo. Iginiit ng pambansang pulisya na kanilang irerespeto ang karapatang pantao ng mga adik. Gayunpaman, hindi rin daw nila tatantanan ang matinding giyera kontra droga. Rex Remitio, CNN, Philippines.